So Ah, my so they have to be aware of the holiday schedule sa US. Wait lang, may dadaan. Sige po. Doon, eh, assist mo nga si Kuya. Hello everyone! Hello, hello! Welcome to another episode sa ating YouTube channel. And for today, ang pag-usapan natin ay Christmas shopping tips. Oo, dahil sikat ngayon yung mga sale na yan ng 11-11 well, or 12-12. Parang buwan-buwan na lang meron. May 10-10, 11-11, 12-12. Every month na lang may sale. Oo, which is yun yung first tip natin. Huwag kayong masyadong mapo-FOMO sa mga sale, no? Kasi may mga kilala ko, naku, sale! Tapos nagpa-panic. Tapos in line with that, know which month you want to go or when to buy. Pero alam mo naman na every month naman nagsisale. So yes, pwede mo naman pag-ipunan yung pera mo. Tapos yung certain month na yun, doon ka na magsisale. Ang mga malls nga ngayon, ano eh, hindi na siya once a month. Parang every payday may every sale, payday, no? So huwag kayong masyadong magpa-panic pag may sale, no? Kasi always remember, laging may sale. Kung hindi man sale yung mall na malapit sa inyo, may ibang mall or may ibang website na mayroong sale, no? And usually, lalo na Pasko ngayon, tapos tempting mag-shell out ng pera dahil may sale. So, kailangan alamin mo kung ano yung budget mo for your sale at kung kailan mo gusto mag-shell out ng pera para bilhin yung produkto ng kailangan mo. Yeah, I think it's not just for the holiday season, but in general, important talaga yung meron kayong budget. Mm-hmm. And particularly pag Pasko ako, nakalista na lahat ng re-regaluhan ko. Tapos yung bawat tao na re-regaluhan ko, may nakalagay na amount kung magkano yung budget doon sa regalo. So yung mga pag hindi ko ka-close masyado, 50 pesos lang. Pag medyo cheap lang. Pag close friend ko 100. Okay. Tapos pag parents ko 500. Alam mo yung ganun. Tapos to total ko, may budget ako na total, titingnan ko ngayon yung pera ko kung kaya ba, kung hindi adjust lang. No, so kumbaga may may Christmas list or yes, may present list ka na. Yes, and maganda rin 'yon na isang tip. Alam mo na rin or may idea ka na rin kung ano yung mga ireregalo mo. Mm-hmm. Kasi pag nag-shopping ka, syempre ngayon, specifically sa Metro Manila, traffic, sayang sa oras, kapag labas ka na labas. So, tama naman. Mag-shop ka na ng isang labasan lang, no? Mm-hmm. Kaysa so, labas ka ng labas, tapos nasa stress ka sa traffic. Paunti-unti, oo. And tapos nagagasto ka pa for commute and everything. Doon papasok guys yung alam mo na kung ano yung regalo mo kasi you can actually go to where it is cheap, no? Kung saan siya mura. For example, yung mga tito, tita ko, usually ang nireregalo ko, something for the home, no? Home decor or something. And isa sa mga lugar na pinibilan ko ng mga home accessories, okay, sa Dapitan kasi doon mo. Sa bagay, ganun din minsan yung mga kapatid ko eh. Oo. So kapag mayroon silang bibilin, pupunta sila kung saan yung mura. Kung saan mura. Tapos one time lang sila pupunta doon. Bibili na nila lahat na kailangan nila, di ba? So, yun na yun, hindi na sila babalik for a certain time ulit. Yes. And which goes dun sa tip ko na parang yung mga ireregalo mo sa mga same level, like mga tito-tita, mga regalo sa mga friends, pwede mo na siyang pagpare-parehoin para you can get yung bulk discount when you're buying. So, just an example, sa mga friends ko, I remember last year, binigyan ko sila ng mga coasters sa table. Okay. Kasi ang dami na doon nilang bag. So, yung patungan. So, bumili ako ng marami in bulk. Tapos, hinati ko na lang na each of my friends received two coasters, no? Pero siyempre, special, yan, maganda yung design ng binili ko, poster, yan. So, alam mo yun, nakatipid ako no, kasi sa bazaar ko binili. Tapos bulk, bumili ako ng mga around 25 pieces, 26 pieces. So, yun, no? Nakatipid ako, lahat pa ng mga kaibigan ko, may regalo. So, yun. Which is, check out nila yung mga bazaars, di ba? Yes, so, I'm sure may
Parati naman may bazaar or event, depending kung saan ka, every month or every other month. Oh, ang maganda sa bazaar, may mga unique na mga items sa binibenta doon. Plus, pwedeng tumawad. Pwedeng tumawad at pwede pang locally made usually. Yes, you support mga local businesses. Yan. Kadalasan yung mga nagbabazaar, mga startup businesses din. Yes. Yun. So, yan yung, I think, mga offline, no? Ikaw, mas sanay ka ng mga online. Ano ba yung mga online shopping tips natin? Well, unang-una, take advantage yung mga points na accumulated sa mga online website. Ah. For example, sa Shopee, yung mga coins. Mm-mm. Or yung mga free vouchers minsan. Yes. So kapag may sale, usually dun ko ginagamit yung mga coins ko. Dahil naka-discount na, naka-less pa ako. Yes. So, mas nakakatipid pa ako sa binibili ko. Yes, oo. Tapos, minsan may mga free shipping vouchers kapag sale. I think yun yung reason ko bakit sikat yung mga online sale. Oo. Dahil may free shipping voucher. Yes. So, imbis na bibili ka out of season or out of, let's say, sale, pwede mong hintayin yung sale. Tapos, while waiting for the sale, accumulate ka ng points. Kadalasan kasi sa mga online websites ngayon, mayroon silang point system if you visit their website. Yes. Or if you may mga games, di ba? Mga games. I'm not sure with Lazada. Pero kadalasan yun yung mga trends ngayon. Yes. So you can accumulate certain points. Tapos pwede mong gamitin yung points on during the sale. Uh-oh. Rather than buying using the points out of sale. Yes. So, and which is related din dun sa kanina na mas maganda kung meron kang regalo. Meron ka na listahan. Oo. Kasi pwede mo siyang pagsabay-sabayin na add to cart. Oo. Tapos, pag na-reach mo kasi yung certain price, di ba? Doon nagiging free yung shipping, no? Oo. So, you'll take advantage of that, especially if you're shopping online. Oo. Tapos, well, for gamers naman, oo. Make sure you know what game you are buying. Oo. Because, for example, may mga newly released games. Kadalasan, nagdi-discount yan kapag sale. Pero maliit lang, 5-10%. Kahit na, malaki pa rin yun. Pero that's still good for you. Uh-oh. Rather than buying it on the day itself upon release. Uh-oh. Tapos, if you have certain items na nandyan lang, tapos pwede nyo ibenta. Ibenta nyo na kung hindi nyo naman gagamitin. Pwede rin, no? Parang ano siya? Nakikreate ka ng fund mo, pambili ng regalo. Uh-oh. Ibenta mo na yung mga hindi mo nagamit. Which what I do kapag sa Steam. Because may online game kasi uli na laro almost every other day. Yes. Tapos may mga items ako nakukuha for free. Tapos pwede ko naman ibebenta. Mm-mm. So kadalasan, binebenta ko siya. Tapos yun yung kine-create ko siyang pang gaming fund. Mukhang magandang topic yan next sa next video or a video in the future na mga money tips for gamers, no? Sige. Tapos, abangan nyo yun, guys. Tapos, so this is especially helpful for those who shop online sa mga abroad na mga stores, no? Kasi I know some people na bumibili ng libro sa Amazon. Yes. So, naghihintay talaga sila ng mga sale pagdating sa mga US-based holidays. Doon sila bumibili. So, you can take advantage of that. And also, especially sa mga bumibili online, I encourage you to read yung feedback ng mga items. Read the reviews din. Oo, kasi may friend kasi ako bumili ng AirPods. Ano naman nangyari? Hindi siya original. Uh-oh. Tapos, after mga 2 or 3 weeks nasira na. Hindi na refund? Hindi na. Kasi no refund daw. Pero kasi sabi ko sa kanya, if you read the feedback or the review, makikita niya na a good number of people are complaining na madaling masira. So, ganun, no? Before you buy anything, read, check out the reviews, the feedback, the comments, so that you ensure that you're buying a quality product. Alright? Speaking of buying from the US, what you can do actually is you can order online, tapos ipapaship nyo sa friend or relative nyo nandoon. Nandoon. Padala, no? Oo. Tapos kapag uwi sila, which is related sa OFW tips, pwede nilang idala or ibigay sa kanila. Yes. Or at least nakatipid sila sa shipping fee. Parang ginagawa ko yun. Because kadalasan kasi kapag US or sa free Europe, shipping, di ba? Free shipping kapag locally area. Yes. Mayroon akong mga binibili online. Actually, mga libro din sa Amazon.
siniship ko for free doon sa friend ko na nasa Singapore kasi minsan may free shipping doon. Tapos, pag umuwi na lang yung friend ko, tsaka ako pinapadala. Yun. Or, minsan kasi, well, prevalent sa mga groups ko, minsan kasi naglo-looking for sila ng mga tao na nandoon. Tapos babalik. Ah, meron ng ano, informal communities na ginagawa siya. Oh, that's good, no? Check that out. Out din. So, yun. Ano pang tips natin? Christmas holiday shopping. Yun na, okay. So, guys, kung meron pa kayo additional tips, you can comment below. Yeah, and then let's... So let us know then so that we can share it. Yeah, let's discuss. And of course, if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please... Subscribe and hit that notification bell. Yeah, so... Merry Christmas advance. So, thank you. And see you again next week. Bye-bye.